Ay, masarap yung dala mo, ha? Ito? Kari, umani yan, eh. Umani? Bakit umani? Sarap, ha? Tapos meron kang ano. Ba't ikaw lang pinapadala? Ito. Meron tayong bolan dopia, pangimagas. Yan. Ito. Sarap yan. Favorite ko yan. Chocolate fudge dopia. Yaman, susunod. Yan. Ako naman magdadala ng ano. Oo. Kaya mo naman problema ako, pare. Hmm. Kasi, nakikita ko nga. Ako, enjoy ano, ako dito. May nagustuhan akong girl, may crush ako eh. Eh, alam ko ikaw matinig ka sa chicks. Ang dami mo namang crush eh. Oo nga, marami akong crush eh. May nakita kasi ako sa baba. Alam ako, ano? Nabulunan ko. Matinig ka sa chicks totoo, eh. Totoo, diba? Nabulunan ako. Oo eh, di ba? Oh. Eh, dati yun, dati. Dati. Oh, bago tapos, ka na ba? Oo naman, konti. May crush ako, hindi ko alam pa paano ko papormahan. Eh, syempre, pag comedian, matinig sa chicks, di ba? Malakas ang appeal, di ba? Hindi gumagana sa akin yun eh. Ako parang hindi. Natatawa lang sila sa akin, natutuwa lang. Alam mo? Oo. Hindi, okay naman. Pwede naman kitang bigyan ng advice. Pero may kilala akong mas matindi pa sa akin. Mas maraming advice na mabibigay sa'yo. Ito. Itong taong to, never nahuli. Nahuli rin. Nahuli? Pero mas marami akong huli. Kesa sa kanya. Oh. Sa yung batting average niya. Papa, gamit na lang ng phone mo. Baka kapit-bahay ni Eric to ng 609. No. Hindi, iba. Kakaloakan to eh. Pare. Janno. Ibang phone ni Stanley tong gamit ko eh. Sinong Stanley? Stanley Chi. Si Stanley Chi. Hindi mo pa rin kilala. Sikat to. Hindi mo kilala. Sikat yan! Pare, pwede ka bang dumalaw dito? Alam ko, andiyan ka lang, di ba? Kumakain ka lang dyan sa mayan. Sige. Okay, thank you. Asya? Tanayin dito. Yun ang magaling. Si Dennis? Matindi tong papakilala mo sa akin? Matindi. Mas matindi pa sa'yo, ha? Oo naman. Oo. Ayun na. Tuloy! Tuloy. Pare! Oh, pare! Uy! Puti talaga, nandiyan lang ako eh. Dennis Padilla. Yes. Hi, I'm Stanley Chi. Stanley Chi? Oo. Chinese? Oo, Chinese. Oo. Dapat pa rin, hindi na ako gumastos ng kain nyo sa kabila. Pagkain pala dito. May sponsor kami. Ah, sponsor nyo. Ano to? Umani. Umani. Alam ko kung sino may ari nito. Sino? Lloyd Umani. Ang singer. Pare, 90s na 90s yan. Oo, si Michael Bolton. Ang Pilipinas, yes. Kaya pala hindi na masyado kumakanta si Lloyd. Talagang tayo na siya ng sarili ng business. Lloyd Umani. Plant-based pare. Ni Hopia pala. Eh, Hopia. Ay! Hopia, Poland. Sponsor mo rin to? Oo, sponsor namin Poland? Sa show. Okay. Poland. At least, di ba, makakatulong din to sa show nyo eh. Para pati mga guest nyo, meron lang pang giveaway. Oo. Hindi, pare. Ito kasing kaibigan ko, si Stanley. Stanley, anong problema? Eh, meron siyang type. Na chicks. Oh. May kalaban siyang gwapo. Ah, okay. So, gusto niyang daanin sa ibang sa comedian to, magaling stand-up comedian to, magaling to. Humor. Ano mga maipapayo mo? Well, una sa lahat, pagka nakausap mo na siya, siyempre, sanay siya masyadong seryoso yung mga nanliligaw sa kanya. Oh. Babaguhin mo, babaligtarin mo. Sabi nga ni Frank Sinatra, you treat the lady like a Trump, and you treat the Trump like a lady. Yun! Naintindihan mo ba yan? Hindi. Si Donald Trump ba ito? Hindi ba? Pag yung babae disente, ang treatment mo sa kanya huwag disente. Di ba? Sabi kaya mo, pag hindi disente yung babae, ang treatment mo sa kanya, disente. Baliktad. Kaya pag nagtatawa, ano yun? Magugulat eh. Kasi, kunyari yung babae, malandi ang itsura. Ang atake mo ron, seryoso. Kasi magugulat na, ay, alam mo, ikaw lang nag-treat sa akin ng gano'n. Oh, yan. Ngayon, pagka masyado naman disente yung babae, malandi ang atake. Paano yung malanding atake? Unang-una, magbibigay ka ng mga jokes na una. Uumpisahan mo muna sa wholesome jokes. Oh, wholesome. Yeah. Tapos, pag lumalagi... Testingin mo muna eh, di ba? Test na humor niya. Humor. Pag nakita mo na kumakagat doon sa wholesome na joke, lalagyan mo na medyo sexy jokes na. Medyo naughty ng kote. Naughty na yung mga jokes. Ngayon, pag tumawa pa rin doon sa naughty jokes,
Ang susunod doon, itatanong mo na kung ano number ng paymaya niya. Ah. Di ba? Okay yun ha, okay ha. Kasi nung araw, wala naman mga paymaya eh. Oo. So, puro patawa lang kami, tsaka padala ng pagkain. Kaya ngayon, ang uso, huwag ka nang papadala ng pagkain. Diretso na, paymaya. Anong number mo sa paymaya? Hindi ba niya iisipin na binibili ko yung pag-ibig niya? Hindi, ganito yan. Kunyari, nag-meet kayo sa isang lugar. Kunyari, restaurant. Kumbaga parang ibinalik mo na lang yung pinang-taxi niya o pinang-grab niya, ibinabalik ko lang. So hindi naman siya ma-offend. Okay. Diba? Kasi alam ko naman na bago ka pumunta rito, nag-makeup ka, gastos yun. Nag-shower ka, gumamit ka ng sabon, shampoo, gastos yun. Namasahe ka, nag-taxi ka, nag-jeep ka, pamasahe, gastos yun. So yung lahat ng gastos na yun, para ma-meet ka niya, nabawi niya na. Paano kung mas mayaman sa akin yung babae? Ganun pa din. Ganun pa rin? Ganun pa din. Oh. Kaya lang dadagdagan mo, ta-times to mo yung paymaya mo. So, ipaymaya mo siya sa umaga, tapos ipaymaya mo siya sa gabi. Kasi mayaman eh. Oh. Alam mo na ngayon kung kanino ako natuto. Oo, oh, parang iba't ibang Dennis Padilla. Hindi, pero ako meron akong ikikwento sa inyo na experience. Ito totoo ako nangyari ito nung college ako. Ang kalabang ko, mayaman. Oh. Eh, wala akong pera. Eh, magbe-birthday yung crush ko. Ang ginawa ako nung magpasok sa school, nakita ko yung libro niya, puro bago yung libro eh. So sinabi ko, hindi pa, wala pa akong libro na ganun kamukha ng libro niya. Sabi ko, pwede ko bang mahiram yung libro mo? Babalik ko na lang bukas. So hiniram ko. Ang ginawa ko doon sa libro, nilagyan ko ng cover. Kinuberan ko. Yeah. Tapos nung araw, uso pa yung sticker na ganun, yung letter, di ba? Yeah. Tapos nilagay ko yung pangalan. Tapos nung binalik ko, may cover na. Yeah. Yun na yung puhunan ko. Oo. Natuwa siya. Hindi, lumalabas. Alam mo ito, hindi lang sa comedy dinadaan ito. Romantic to. Mm-hmm. Romantic at heart to. Oh. Kinakantaan mo ba yung mga babae? Hopeless romantic? Ah, ako yun, ako yun. Siya yun. Ako letter. Paano yung mga love letter? May style kasi si ano eh, yung isang comedian na yung love letter niya iisa, pinapalitan niya lang yung pangalan. Salbahin. Salbahin naman yun. Hindi, ako iba-iba ang mga words kong ginagamit. Oh. Minsan ina... Ang mga words ko, minsan English-Tagalog. O kaya minsan naman, pag medyo social yung niligawan mo, puro Tagalog. Babalik ta rin mo eh. Pag social siya, all Tagalog yung susulat mo. Oh, guwapo ang kalaban mo. Madalas tayo, ganyan eh. Minsan, heart-rub yung kalaban mo. Anong, ano? Unang-una, ang ginagawa ko pag heart-rub eh, guwapo yung heart-rub, no? Na naliligaw. Alam kong lamang na lamang siya. Unang-una, ang hinahanap ko, kung saan siya nakatira. Bakit? Google Pay. Bakit? Google Pay na lang. Abakan mo sa kanto, ganun. Hindi. Pag nakita ko siya sa kanto at lumabas siya ng gate niya, lalapitan ko, bubulungan ko. Pare, guwapo mo ah. Oo nga. Thank you ah. Isang beses ka pa mapakita rin sa nililigawan, Google Pay ka namin. Yan. Si Astig. Kaya Astig. Kaya Dennis Astig. Di ba ano kami? Mokong Astig Gamol. Uy, si Gamol. Asan nga pala si Gamol? Oo nga. Ate, tatlo tayo eh. Hindi, lagi sa Amerika ngayon. Madalas nasa stage eh. Hindi man lang tayo isama. Hindi kasi nga ang gusto ko. ano ka ba? Nag-apply nga ako kay Andrew Inang ano eh, maging front act sa mga show niya eh. Eh sabi niya, hindi ka magaling mag-rap eh. Sa pelikula, sinama natin eh. Pag-concert, hindi na tayo sinama. Oo nga, nakalimutan tayo. Ano mo daw, wala daw ginagawa ngayon si Andre, kundi magbilang ng pera. Oo? Oo. Sa umaga, pesos. Oo. Tapos sa gabi, dollars. That's... Eh, kasi pero, siguro may negosyo ata siya eh, no? Oo. Pero kamo, gumagwapo eh, no? Oo, alam mo tao dito. Noong nag-uumpisa pa lang kami ni Andrew, ang unang pelikula namin together, yung Humanap Ka ng Pangit, 1990. Oo. Wala pa ako noon. Wala pa siya noon. Oo. Bagay na bagay pa yung title sa kanya eh. Oo. Ngayon wala na. Gumwapo eh. Alaki talaga ng malaking bagay talaga yun na wala kang problema sa pera eh. Pagka yumayaman. Pag yumayaman, kumikinis ang kutis mo. Lahat eh. Diba? Advantage ba yan pag may pera ka tapos niligaw mo isang babaeng walang gusto sa'yo? Lamang ka na kaagad. Mayaman ka. Pag mayaman ka. Talo ng mayaman ang... Guwapo tsaka humorous. Guwapo tsaka may personality. Talo pa rin. Talo talaga. Oo, kasi habang naliligaw... Kasi ganito yan. Pag mayaman ka, huwag kang maliligaw ng kapwa mayaman. Mahirap ang kaligawan eh. Pag mayaman ka, liligawan mo yung mahirap lang. Bakit? Kasi mas madali mo siyang maliligawan. Kunyari, mahirap lang yung babae, maganda. Unang-una,
tingnan mo yung nanay tsaka yung tatay. Sabihin mo doon sa nanay, ma, type ko ho yung anak niya. Gusto niyo ho ba pagtayo ko yan ng sarili niyo 7-Eleven? Ganun kagad din. Ganun na, mayamang ka eh. Alam ka naman karinderya ay bigay mo eh, mayaman ka. Tapos sa susunod mo tatanong, saan, anong trabaho ng tatay mo? Eh, wala nga, sa bahay lang. Ganito na lang. Para makapag-grab ang drive, ang makapag-grab yung daddy mo, bibigyan ko na ang bagong Toyota Vios. Talagang ano, specific sa brand. Specific, oo. Talagang ganun na. Oo, yun yung malapit sa reality. Oo, ngayon. Di tatay, tsaka nanay, good ka na. Oo. Dumadating ka pa lang doon sa sala, yung anak, kahit ayaw lumabas ng kwarto, buhat-buhat ng mag... buhat-buhat ng mag-inay. Yan yung nagagawa ng pera eh. Oo, ilalatag na ganun. Asikasuhin mo yan. Huwag ka ng ano. Di ba? So, mas mabilis talaga pag may pera. Eh, paano kung mayaman yung liligawan mo? Tapos hindi ka mayaman? Kailangan maging creative ka tsaka artistic ka. Yeah. Meron ako nililigawan ng mayaman dati, taga San Lorenzo Village, Makati. Eh wala akong kapital eh. Ang ginawa ko, dahil birthday niya, bumili ako ng 100 white balloons. Yun ang puhunan ko. Kaya nakalagay doon, happy birthday. Pinasok, 100 lobo. Eh siyempre kung iba. Ang ganda tingnan nun eh. Ang ganda tingnan. Ayun. May tama na. Ganun. Yan ang Doom Master. So, ilang artista na nakuha mo dahil sa mga ganyang style mo? Ibulong nyo lang sa amin, ha? Okay. Yung mga hindi sa kanya na yung bulong. Yung mga hindi na ibalita. Alam ko naman na yun. Okay. Yung mga hindi na ibalita. Hindi, bibigyan na lang kita ng mga clue. Oh, sige. Okay, yung isa maliit. Ang daming maliit, eh. Isa maliit, tapos isang medium, tsaka isang large. Yung isa napaka-ano nun, ha? Bulongan mo na isa. Bulong mo na sa akin. Yung lahat naman dito, nag-ano. Oh. Talaga? Oh. Yung medium. Oh, yung medium, sino? Ha? Oh? Oo. Oh, oh. Galing mo ah. Alam mo. Tinalo mo pa si ano? Si sino? Ay, hindi, mas marami. Hindi, mas marami yun. Ah, mas marami yun? Di ba kung ang small ko isa, ang medium ko isa, ang large ko isa, tatlong small, apat ang medium. Apat ang medium. Tapos, mga tatlo rin yung matatangkad. Yung ano, extra large, meron ka? Ano ba? Ah, wala. Wala? Wala. Yung extra large, ang punta kay Herbert. Oh, si Ruby Rodriguez. Naging mag-jowa ba talaga sila? Di ba sila corso lang? Hindi, naging mag-jowa talaga. May mga taong ganun eh, no, mahilig sa extra large. Oh, parang si Res Cortez. Ah, mahilig siya sa mataba noong araw. Pero ngayon, ang asawa niya, mataba din. Oh, ibayin naman natin ng ano, usapan para, hindi, para medyo serious naman tayo. Sige, sige. Yung, paano ka napasok sa pag- Of course, sikat na sikat, Dencho Padilla. Ikaw ba katulad ko na, ako kasi no, nung mag-artist sa daddy ko, sama mo naman ako, gawin kahit extra lang, sama mo, ganon ka ba? Nung bata ako, pagka may ginagawang pelikula kasi si Fernando po, tapos kailangan ng child actor, lagi ako nagsasabi kay tatay, sabi ko, tay, baka pwede akong ano, mag-artista na. So, nung elementary ako, pinapasok ako, extra, child actor. Tapos hanggang... Nagtatalent. Oo, child actor. Tapos, basta Sabado at Linggo lang. Kasi yung tatay ko ay pumayag ng mag-absent ng Monday to Friday. So, kapag ang shooting, Saturday, Sunday, payag siya. Ngayon, ang malaking role na nabigay sa akin, ako yung gumanap na Batang Totoy Bato. Batang FPJ. Si Totoy Bato is yung boksingero, di ba? Correct. Oh. Carlo J. Caparas yung sumulat noon. Tapos, ang nauna ron, anak ako ni Asidilio. Yun yung karakter niyang ano yun eh. So, bibihira ang nabibigyan ng pagkakataon na... Gumanap. Doon anak ako ni FPJ. Batang FPJ. Tapos sa Totoy Bato, ako yung Batang FPJ. Batang FPJ. Alam mo naman yung una kong labas. Ano ba? Batang Panchito. Totoo ba yun? Hindi. Teka lang ha. Ililinaw ko lang. Ang kasama ko ngayon, si Kalabog and Boso. Yan! Kalabog and Boso yan, di ba? Tapos, naalala ko may movie ka. Mandurugas. Yeah. Kasama mo rin si Janno rin. Mandurugas. Kaya trilogy yan eh. Astig. Mandurugas, Astig, Pusoy Dos. Yan. Tatlo pa yun? Tatlo lang ba tayo? Tatlo lang yung ano. Kami nagsimula no ng action comedy.
Comedy, pero pag nagbakbakan, tunay. Totoo, dito sa Pilipinas. Sa... Kami yung, ano, nga, diba? Hindi ganun. Kami yung bad boys of comedy. Yan, yan ang tawag sa amin. Kasi, pero, di ba, bad boy of action si Robin. Oh. Kami yung bad boys of comedy. Pero nahilera ka, lagi mo rin kasama si Robin Padilla. Ikaw yung parang... Ikaw yung parang Denso Padilla niya, no, Robin. Di ba, FAJ Denso Padilla. Mm. So, nag-umpisa ako yung maging sino ka man. Yun yung biggest break ko. Ako si Libag. Mm. Tapos si Sharon yung... First time ng Robin Sharon, eh, di ba? Doon nga yung... Yun. Blockbuster. Oh. Blockbuster yun. Oh. Ako si Libag doon. Mm. Kaya yun yung biggest break ko dahil blockbuster yung pelikula. Eh. Mm. So after that movie, sunod-sunod yung pelikula ko sa Viva. Oh. Yung, di ba, may mga movies ka sa Viva. Yung mga leading ladies mo, naging jowa mo ba? Okay. Ando na, sa large. Talaga. Ando sa large. Sa large, andun. Oh. Eh, yung iba, yung mga kanyari, kasama mo sa sitcom, ganyan. Sitcom? Oo. Oh, hindi mo naging jowa yun. Oo nga, nung wala. Sa sitcom wala? Hindi, wala. Wala. Nagkaka-developan ba sa sitcom? Minsan hindi na... Eh, minsan hindi. Kasi minsan, it's either ikaw yung committed o kaya yung girl yung committed. Kaya mahirap. Eh, minsan pag nataon na, ba pwede ah. Pero hindi mo na try na parang landiin lang titingnan mo kung papasok sa iyo. Kasi hindi ito ano to natural sa kanya 'yon kahit hindi niya type. Ano lang yung for fun. Ano lang pampasaya lang ng kwarto. Pampasaya sa kwarto. Ano iko life of the party. Life ito ang life of the party natin. Sa mga girls na nakasama mo sa pelikula or sa TV, ano yung pinakamagandang diskarte na nagawa mo na pwede kong i-apply sa mga makakasama ko rito sa ano kunyari, sa One News? Sa artista? Oo, kunyari artista o host, ganyan. Meron akong ginawa dati. Ayoko mamuhunan masyado dahil kunti pa lang naman ang sumisweldo ko dati. Lahat, sabi, kinausap ko yung nagbibigay ng pagkain sa catering. Oo. Oh. 'Di ba ang catering binibigay ng pagkain bawat artista, sabi ko. Sabi ko sa caterer, sabi ko doon sa nagbibigay ng pagkain, sabi nila ka. Ikaw ba magbibigay ng pagkain sa lahat ng artista dito? Sabi niya, ako po, sir. Bigyan mo lahat, wag lang 'yan, ha. Sabi niya, bakit? Ako magdadala. Ah, kita mo. Eh, 'di ba lang puhunan niyo, 'di ba? Wala akong mga ganyan. Oh, 'di ba? Dinala lahat. Pagdala lahat. Yung na artista nasa gitna nung table siya lang di binigyan, siyempre tataka siya ba? Dahil tsaka naghalit, gutom eh. Sandali, lahat binigyan mo, ako hindi. Bakit? Ba't ako hindi mo dinalan? Sabi ko kasi ako may dala. Yun! Yun! Siyempre yung babae. Oh! See? O simple lang yun. Sino to? Si small, medium o large? Ay, wala siya dun. Wala. Bulong mo sa akin. So anong ang tanong ko? Siyempre, marami kang iba-ibang style, no? Depende sa babae, di ba? Yes. Sa kanya anong ayan, oo. Anong ginawa mo? Hindi, wala. yung si ano, eh, lalaki ni kilig, eh, oh, hinihilig. Oh. Wala. dati naman din, natatandaan mo to dahil kasi sabi ko parang long shot si sinasabi ko si Large. Si Large. Oo. Eh ano yun eh? Title holder yun, tol. Oo nga eh. Beauty queen eh, 'di ba? So sabi ko imposible magkagusto sa akin 'to kahit pero bida na kami dalawa sa pelikula. Pero bida ako eh, baka may chance. Alam mo ginawa ko? Ano? Nasa resort kami. Ngayon, hindi ko alam kung anong paborito niyang breakfast. Eh, ang nasa listahan, anim na breakfast eh. May top silog, lahat. Lahat nung sinil. Ang ginawa ko, lahat nung breakfast, kunyari, kung walo yung breakfast, yung walo, in order ko. Kaya pag gising niya, walo yung breakfast. Ayop, diba? Talagang na... Galante. Eh, magkano lang naman ang breakfast sa resort, diba mura lang? Galante, romantic. Dahil sabi niya, ba't ang dami naman ito? Sabay, pasok. Eh, kasi hindi ko alam kung ano gusto mo eh. So parang ano eh, no? Parang dinidescribe mo lahat ng diniskarte mo, mga patay gutom eh. Kanya-kanya kami style eh. Kahit correct. Comedian kami lahat, eh, kanya-kanya kami style. Ibang, iba-iba eh. Si Andrew Eri, ibang style.
Anong style si ng ginawa mo? Si Andrew pinakamabait sa amin. Si Andrew yung pinaka-conservative. Pero pag gumawa ng kanta, di ba, parang daring yung mga words. Medyo ano siya, medyo naughty. Naughty, pero sa totoong buhay, siya yung pinaka-conservative sa amin. So, Ogi, sabi ko, ma-friend. Oo. Friend. Kinakaibigan muna para ma-develop. Ako, sige, ikaw nga, ano mo sa akin? Tingin mo sa style to. Style mo? Ano ka rin? Paano? Yung sweet ka rin. Yung kunyari ko, okay ba sabihin ko? Oo. Hindi, kukunin niya yung number, di ba? Kunyari, nakuha na niya yung number. Paano ko nakuha? Ha? Paano ko nakuha? Minsan, papakuha mo rin sa alalay. Okay. Sa alalay. Mga sa alalay. Hindi diretso. Hindi diretso. Medyo mahihain ako. Sa alalay o kaya sa production bulong stock. Bulong mo naman. Bulong mo naman. Ano number. Tapos pag nakuha niya na, ayan, ang mga text nito yung ang simula puro simple lang. Kamusta ka? Where are you? Mga ganun. Matyaga to. Yung how are you nito mga pakita ko sa kanya. Kaya niya ng 1 week puro how are you lang. Walang, 'di ba? Kunyari how are you? 'Di ba? Kunyari sumagot. Oo. Kailangan ng susunod mo na medyo may lalim na, 'di ba? I'm okay, why? Nag-lunch ka na ba? Hmm. 'Di ba? Pag ganon, ito hindi, kahit how are you lang, 1 week, kaya niya eh. Kaya niya, tapos sabi ko, 1 week na, matyaga. Tapos, palalim na siya ng palalim yung, di ba, what's your favorite chuchu? Pero ganon, hindi ko kayang humingi ng diretso ng number. Hindi. Ano, puro pabulong lang. Utusan mo naman si ano, para kunin yung number. Ano. O kaya yung, may gagawin kasi kaming next movie, baka pwede din siyang mailagay doon. Ganun din. Yung kahit na alam naman niya na malayo ang, malayong maging artista yung dating, papangakuan niya eh. Eh, ikaw, anong mga pinapangako mo? Pero kami sa, na. Ako wala akong, sinasabi ko lang lagi, ako wala akong maipapangako sa iyo na magandang buhay, pero magandang lahi baka. Yan. Yan na. Kita mo naman ang pruweba. Ayan sinasabi nito. Kita nyo naman ang pruweba. Oo nga. Oo, diba? Julia Barreto. Ito mo yung chula, diba? Claudia Barreto, diba? Meron tayong, ano, may pelikula kami na. Yun nga, naging girlfriend niya yung leading lady. Ako, napunta dun sa kaibigan. Kaibigan? Oo, kaibigan. Oo, sa kaibigan. Sino itong leading lady na ito? Medium. Si Medium. Okay. May best friend. Oo. Eh di, ito girlfriend ko. Ito, barka-barkada. Ito, di sumama lang. Di ma-artista. Tsaka hindi artista. Tapos hindi naman siya nagpapakita na may type niya, ganun-ganun. Tapos yun, nabalitaan ko na lang. Muntik siyang mahuli ng asawa. Pag nahuhuli si Janno ng misis niya, anong ginagawa niyo bilang magkakaibigan? Nako, medyo ano to. Meron akong experience na talagang... Tinawagan ka ba? Pag sinabi ko... Sinermonan ako. Ni misis ko. Nasermonan ako. Ano sabi sa'yo? Sabi sa akin, ikaw ah, Dennis ha, kung mga kapilyuhan mo, sinasama mo pa si Janno. Ang sinabi ko, iisip naman siya, pwede naman siya tumanggi. So nilaglag mo siya. So pag sinabi ko kay Bing na ang kasama ko si Ogi, okay yan. Okay, kaya ko yan. Si Dennis, saan kayo? Saan kayo punta? May monitoring. Dati yun. Ngayon dito. Tsaka bata pa kami noon. 1994 siguro yun, 93. Sa mga nakakasama mo sa comedy films, bukod kay Janno, kay Ogi, kay Andrew E., sino yung isang matinik na hindi namin nabalitaan sa ano sa TV, hindi na chichismis na matinik sa chicks, maganda diba? Maganda tanong yan. Hindi, pero karamihan ng mga nakasama ko, alam ng tao na magaling sa chicks kasi kung nakasama ko sa... Karamihan sa comedian, actually. Sa cool ka lang, ang tagal kong kasama si Joey Marquez. Mm. Gabi ni Dolphy, tsaka Home Along the Reales, kasama ko si Dolphy. Mm. Diba? Ay, tsaka Joey Marquez. Kaya, pero sino yung hindi vulgar na... Na chick boy? Hindi na chismis. Na chick boy, na comedian. Ako wala. Wala akong nakasama na... Si Berto. Alam naman ng tao eh, no? Ha? Alam?
Si Herbert. Herbert, alam. Si Herbert. Oo, alam. Matinik din yun? Oo, matinik din yun. Oh. Eh, kagandahan. Pero tahimik din yun. Ha? Parang tahimik eh. Oh. Mahiyain yun. Yeah, ano. Style ka rin yun. Oh, ang style nun, style torpe. Kunyari, torpe-torpe lang, oh. Diba? Pero, Dolby. Ganun lang mga style nun. Tapos biglang matak pala, di nyo alam. Hindi mo alam, bigla na lang, nakahubo na pala sila. Sino mga... Gusto ko makarinig ng mga luma. Sino yung mga idol mo sa comedy sa Amerika, sa Hollywood? Ako, naging favorite ko si Adam Sandler mula nung simula. Adam Sandler, okay. Kailan lang nanalo si Adam Sandler ng Mark Twain Award? Yes. Napanood ko yung tribute. Sabi ng mga kaibigan niya, sipin mo itong si Adam Sandler, kumikita ng ganito kalaki sa talent niyang ganito lang kaliit. Well, ayun ang sabi sa kanya. Yun, isa sa idol ko yung sa Hollywood, si Adam Sandler, sa comedian. Ha? Tsaka si, paano nito, yung nag-roll na Noah, si ano? Yung Noah's Ark, di ba? Steve Carell. Steve Carell. Mas gusto mo siya kaysa kay Jim Carrey, ha? Actually, nung nagsisimula si Jim Carrey, mga Ace Ventura, hindi ko masyado type. Kasi, di ba? Mas ako yun. Steve Carell, yun. Mas Adam Sandler ako eh. Sa mga luma, yung mas luma pa. Mas luma pa? Ako, bigyan kita ng example, Chevy Chase. Bill Murray. Bill Murray, yes. Tsaka si... Yung... Ano Pink Panther? Si Peter Sellers. Oo, tsaka si Leslie Nielsen. Ah. Yan, Naked Gun. Leslie Nielsen. Follow-up. Nagbida tayo noon sa comedy. Yes. After decades, bumalik kami uli. Yung mga Sangano series. Andrew, tayong tatlo. Tsaka Pac Boys. Ano ang mga nabago na napuna mong hindi na pala click to or click pa rin to or anong na-discover mo nung gumawa tayo uli, nagbida tayo uli sa comedy? Actually, nung magbida tayo uli sa comedy, ang napansin ko, kung yung ginagawa natin na dati, ng mga joke, tatalab pa rin ngayon eh. Kasi yung mga bata noon na hindi naman napanood nila noon, ngayon pa lang nila napanood eh. Kaya nung pinanood nila yung mga noong 2019 natin, sa 2020, 2021, doon pa lang sila nag-start na naman sila mag-YouTube. Nag-YouTube sila eh, diba? Ay nga pala, ginawa pala nila itong pelikula na to. Parang nagising sila ulit. Tanong ko ah, malaking bagay ba sa inyo yung mga review sa mga pelikula? Halimbawa, yung reviews nung Sangano, nung mga seryosong movie critics, diba? Medyo... may mga sinabi silang hindi maganda. Naapektuhan ba kayo sa ganyan? Ako, siyempre meron silang sinasabi na, di ba, na hindi nila nagustuhan, ang babaw ng istorya. Kasi lagi naman namin sinasabi. pinag-usapan namin yan. Sabi ko, pag nanonood ka ng pelikulang nakakatawa, yung istorya parang secondary na lang. Ang importante, mula simula ba ng pelikula hanggang dulo ng pelikula, napatawa kita. Pag napatawa kita, secondary na lang yung story. Ang importante, napatawa kita. Alam mo, I was talking to a group of lawyers. And I was talking to them. Ang sabi ko, siguro kayo pag nanood kayo ng pelikula, yung mga ganito, yung mga kamukhaan, Justice for All, mga ganon, mga Scarface. Sabi niya, hindi. Sabi, ano mga pinapanood yung pelikula kadalasan? Yung mga pelikula niyo nila, Janno, Gibbs, nila Andrew, tsaka yung pelikula mo. Sabi ko, bakit? Kasi ang buhay namin, sobra ng seryoso. Ang trabaho namin, mag-isip. So, pag nanood kami ng pelikula, ayaw naming mag-isip. Ang gusto namin, matawa lang. Okay. Pag napatawa nyo kami, okay na kami doon. Dahil bukas, nasa office na naman kami para mag-isip. So, ayaw nila mag-isip. Kailangan mababaw daw yung pinapanood nila. So, ayaw nila ng mga Inception. Ayaw nila. Interstellar, ayaw nila. Diba, Constantine? Ayaw nila. Diba, naguluhan ako doon. Constantine, ang lalim. Tenet. Tenet. V for Vendetta, ayaw nila ng mga ganun. Depende sa pelikula. Pagka yung, kasi meron iba-ibang klaseng comedy yan. Meron kaming ginagawang comedy na
Yun nga, yung kami nila Andrew. Puro kalokohan talaga. Yeah. Wala kang aasahang ano doon. Oh, kung ang nahanap mo lesson, wala yun. Oh, yun. Wala, wala. Ganun na sinasabi na yun. Eh. Ibang movie panuorin mo. So, pero meron naman kaming mga movies na... May lalim. May lalim. Iyon, medyo naapektuhan kami pagka may hindi magandang nasabi doon. Siyempre, feeling namin, ba, maganda naman itong ginawa namin. Oh. Depende sa pelikula. Hindi, tsaka hindi... Later on sa karir namin, I was given mga seryosong role. Ang dami rin. Oh. Father role, ang dami ko. Oh. Ang dami ko mga pandrama ng mga isena. Pare, mga yung huli, later on. Yung nitong huli, kasama ka sa Ray Valera story. Story, napakaganda nung pagkagawa ng pelikula na yun. Yung kahit maputi na ang buhok mo. Ano yung role niyo ron? Ako yung kasi ang kada song, may... inspiration si Ray Valera. Oo. So, yung role ko ron, isa akong supulturero na in love sa isang hostess. Yun ang role ko, tsaka may drama. So, drama. Every song, there's a story behind kung bakit niya na-create yung song. Kasi si Ray Valera, nakatira siya sa cementerio. Hmm. So, kunyari, nakakita siya ng couple na yan. From afar, nakikita niya kung ano pinagtatalunan. From that scene, doon niya kinukuha yung song niya. So, ang ganda ng pagkagawa namin. Yan, sabihin ko lang, ito ay papuri kay Dennis. Hindi lahat ng comedian ay pumapasang magdrama. Isa si Dennis sa pumapasang magdrama. Mm. Hindi lahat ng comedian pumapasang straight, yung lalabas ng straight. Ako, ito kaya niya pumapasang. Kasi nga 'di ba, siyempre pag habang matagal ka nang nabubuhay, marami kang pain na dinadaanan. Marami ka nang hugot. Marami ka nang hugot. So, yung pain na hawak mo, o pain na na-experience mo, na ite-turn mo na yun to comedy. Nagagamit mo na yun na pampatawa. Di ba? Na, yung may puso na yung patawa mo eh. Di ba? Yung kakaroon na ng puso yung patawa mo eh. Pero pumasok kayo sa politics. Yes. Di ba? Bakit pagka pumasok ang isang comedian sa politics, nagiging straight na? Ano mo ba? Nakailang term then, ka naka, ba? Nakatatlong term ako as counselor. As counselor. Yes. So, I was a city counselor ng Caloocan City for 9 years. No. So, well, hindi naman naging seryoso, pero you have to study yung, ano mo, yung position mo. Aaralin mo, di ba? So, I learned from the older counselor, from the veteran counselors, paano gumawa ng batas, ano ang format ng pagsusulat, ano yung mga priority bills. Doon ko natutunan yun, di ba? And I can handle that. Kunyari, nagsasalita ako sa council, sasabihin ko muna ng seryoso yung agenda ko. Oo. And then sa dulo, lalagyan ko ng punchline yun para gumaan yung pag-uusap. Pero yung sa TV, yung mga roles, pagka naging politician, pinipili nyo na hindi na pwede hindi. Sobrang nakakatawa. No, hindi naman. Hindi naman. Given a chance, tatakbo ka pa rin ba in the future? May plans ka pa ba? Hindi ko alam. Kasi nakatatlo ka. Hmm. Anong, may mga learnings ka ba doon? May na-turn off ka ba somehow? Well, ang nakita ko lang ngayon dahil nung itong nakaraang eleksyon, ang nakita ko lang dahil na ang mga Pilipino nang galing sa pandemya. Parang naging ano eh, parang naging rampant yung vote buying. Mm. Kasi mahirap galing sila sa 2.5 years ng pandemic. So kung may ano ka, merong kang tawag dito, paninindigan, mas mabilis siya mag-crack. Kasi gutuman tiyan mo eh. Gutuman tiyan ng pamilya mo eh. So, dahil may panindigan ako eh, pero nagugutom yung mga anak ko eh. Sige, bebento ko na muna to para kumain yung anak ko. Hindi katulad nung hindi naman nasa pandemya, may mga mas marami may panindigan at mahirap siyang bilhin. Okay. Speaking of, ayan, nabanggit mo na, panindigan, anak. Speaking of, well, ayoko sanang i-bring up to, pero alam naman ng lahat, no? Hindi ko na wag na tayong magpunta sa detalye. Pero, yung kay Julia,
marami ng palit-palitan. Ano na lang ang natutunan mo dun sa mga naglabasan, mga palitan nyo ng ano? Well, ang una ng pinaka-learning mo? Well, ang learning ko na pag magulang tsaka anak, kung magkaroon man kayo ng samaan ng loob, sana i-resolve ninyo as soon as possible. Kasi pag mahaba at matagal, mas parang mas mahirap i-resolve. Kasi magkaroon na ng ano eh, yung ano niyo, yung tampuhan niyo lumalalim eh. Nagkakaroon na ng friction talaga. Oo, lumalaki. So, yun ang natutunan ko na dapat pala, as early as possible, i-resolve mo na agad. Sa nangyari sa amin, I was, very apologetic naman ako sa mga mali ko. Alam mo naman yun dyan. So, very apologetic naman ako doon sa mga pagkakamali ko. And whether may reply or wala, I still reach out to them. Just keep reaching out. Kasi wala namang mawawala sa akin kung mag-reach out kay. Diba, lagi nga akong nababash, diba? Yes. Parang ikaw naman eh, reach out ka ng reach out, wala ka namang reply. Ito, in your defense, ako na ang magde-defense sa'yo. Naintindihan ko si Dennis dun sa bandang yun kasi kumbaga sinubukan na niya ng personal. Hindi nakakarating, hindi umuubra, walang sagot. So it's a desperate move. Hindi parang may kaso ka, hindi mo mailapit sa pulis dahil ano, pupunta ka kay Tulfo, di ba? Parang gano'n. Eh, yun, nailalabas niya sa ano. Sa social media. And doon ako nagre-reach out. And most of the time, hindi mo naman sinasabi ng kusa eh. Natanong ka eh. Natanong ako. Na-interview siya. Pero ang lumalabas, kusa siyang nagsalita. When in truth, tinanong siya eh. Si Julia. Kaya nga, basta ang importante sa akin, I will keep reaching out. And I hope na dumating yung time na magkaroon kami ng ano ng pag-uusap. And ganun pa din. Siguro pag nagkita kami, the first thing I will say is I'm sorry kung ano man yung naging pagkakamali ko, kung ano man yung naging pagkukulang ko. Kung pwede pa tayong magsimula ngayon kahit na alam kong late na, baka pwede nating simulan muli. So mga I don't think it's never too late, ikang. Bata ka pa naman, si Julia. Tsaka ano, hanggat may pagkakataon eh, magagawa ng paraan yan. Na mag-uusap-usap lang tayo. Magkikita at magkikita kayo sa reunion. Oo nga. Di ba? As mga anak naman yun. Sa tatay mo, anong mga natutunan mo? Tata Dencho. Sa tatay ko, unang-una na natutunan ko dyan, be professional. Ang pag-aartista, isa sa pinakamagandang source of income. So you have to take care of your career. Number one, be punctual. Number two... Aray ko. Nakatingin sa kanya eh. Be punctual. Number two, kailangan you keep on researching, you keep on observing. Kasi dyan mo matututunan yung sa buhay. Dyan mo matututunan yan. Tapos, kailangan kailangan marunong ka makisama sa mga on and off camera. Tapos, importante, you know how to treat the senior stars, yung mga veteran actors. Pag nakita mo yan, bigay respeto ka. Pag hindi ka kakilala, introduce yourself. Yan yung pinag-uusapan natin ng isang last time. Sabi ko, yung mga ibang bata ngayon, gaganunin ka na lang. Diba? May mga maraming gumanun sa inyo? Meron din. Kasi bata eh. Hindi ko na masisip. Diyan, alam bakit. Kasi tayo, galing tayo sa mga magulang na galing industriya. Sila kasi, wala naman silang backgrounder na ganun. Hindi sila na-orient. Mga manager. Oo, hindi sila. Baka hindi na tayo kilala ng iba. Yung iba, baka hindi kilala. Pero, kasi kung bago kang artista, dapat may nagsasabi na, pagpasok mo na, dyan si Janno Gibbs. Mag-good evening ka lang o mag-good morning ka. Dapat may nagaganon. Nag-guide. Tama. Dapat may nag-guide. Kasi ako, ganun ako eh. Pagka may bagong artista, nakilala ako. Yung isang artista, mas senior sa akin, ako nagsasabi,
mag-good evening ka rin kay ano ha. Mas senior sa akin yun. So okay. Yung artista na yun, na bata, bibilib sa akin tuloy. Ganun, bait nun si ano, Dennis. Bakit? Hindi ko kilala yun eh. Pinakilala ako eh. Pinakilala ko. Si ano to. Madam, ito po yung bagong artista natin, si ganito. Pinapakilala ko. Para matuto siya, para sa susunod, siya na papakilala niya na yung sarili niya. Ako po, si Mr. Ganon. Hmm. Sa mga nakasama mo sa industriya, sino rin yung parang, bakit malayo yung ugali mo sa TV tsaka sa persa, ano, sa personal? Hindi bulong ka pala, mo na lang yan. Hindi ka pala mabait. Ganito ka pala bulong katrabaho. Ganyan. Ibulong mo sa akin. Sino ba? Oo. Kasi imposibleng walang ganun eh. De, meron. Meron. De, meron. Meron, diba? Ito. Et, meron. Nung una ko siya nakasama sa pelikula, siyempre parang third or fourth movie pa lang niya yun. Okay? So, ang bait. Super. Sabi ko, grabe, ang bait na bata nito. Eto na ngayon. Sumunod ko siya nakasama, ganun na. Bida na. Tsaka sikat na sikat. Sikat na sikat. Hindi, kasama mo sa set. Siyempre, nakita ko siya sa set noon. Noong nagsisimula. Sa set ngayon. Sabi ko, parang pil na pil na niya yung pagiging artista niya. Hindi sa akin, ha? Kasi hindi niya pwede akong ganunin, eh. Pero yung treatment niya doon sa iba. Kaya sabi ko, ramdam na niya yung pagka-artista niya. Sayang. Alam mo, minsan na may kasalanan yan yung mga ano, bakit? Yung mga tao sa paligid. Kasi masyadong inaano. Binibilog yung ulo. Superstar ka. Dapat ano, dapat ganyan. Binibilog. Alam mo, tawag dito, yung mga bago kasi minsang artista sa sobrang sikat, tapos mayaman, ang dami nang, dumadami yung protocol. Ang dami namang protocol, mag-hello lang ako eh. Dadaan pa ako sa ABC. Ba't kailangan ko ba dumaan sa ABC? Eh, mag-high lang naman ako, hindi naman ako uutang dun eh. Sino yung ano, ibulong niyo naman sa akin? Yung bulong mo sa akin? Hindi naman nila malalaman. Ano ba yun? Hindi, pinapatay nila. Pinapatay nila, hinina nila yung ano. Hindi nga. Kasi, oh, pinapatay ko. Oh. Pag hindi nyo pinatay ito, ako papatay sa'yo. Talaga? Ganun pala yun? Ano ba yung tinanong mo? Yung malayo ang ugali sa TV tsaka sa personal. Tapos ano? Ito naman, malayo ang kanyang naging ugali noon, nung starting pa lang, tapos nung sumikat na. Pero may mga iba din, comedian, di ba? Comedian? Di ba? Hindi ko nga binati. Ibulong mo sa kanya yung ano? Di siya, nagbulong sa akin. Ah, sa'yo. Sabi niya, ano pare si ano? Dati yun eh, nagkasama pa nga kami sa movie niya. Tapos nung minsan daw nakita siya, dumating siya, lahat ng ibang artista tumayo para to greet. Hi, Janno! Tapos yun lang. Ito, tapos ito, tapos ito. Sabi lang daw sa kanya, Eh, walang kamay nga. Paano daw? Ginanong ka lang. Ulo lang? Ulo lang. Comedian ito, comedian. Oo, lumaki na ulo. Kaya ulo lang eh. Meron ka rin kilalang ganun eh. Lumaki ulo lang. Pero kung kilala lang gano'n, iba naman. Dyan. Sa sino? Sabi mo, magsama-sama sila dapat, hindi ba? Huwag na natin banggitin. Basta tatlo yan. No. Sabi ko, dapat magsama-sama sila eh. Si Actor 1, Actor 2, Actor 3. Bagay silang tatlo eh. Tapos may title na ako para sa movie nilang tatlo. Mga anak ni Rod Navarro. Teka, yung ano ah, yung dalawa narinig ko na. Sino yung isa? Dalawa na rin niya. Parang nalaman ko na. Yung isa pangit, clue. Okay. Pangit. Yung isa, medyo pangit lang. Eh, yung isa pa? Sino isa? Hindi, ang kilala ko, yung sinasabi ko, yun yung pangit. Oo. Itong isa, actually, hindi naman siya pangit. Hindi, hindi. Hindi naman. Hindi naman. Simpatiko, moreno. No. Kilala mo na ba yun? Yung dalawa. Hindi, yung gumanon sa kanya, yung tinanguhan lang. Oo, narinig ko na. Eh, yung akin? Yung may tatlo yun eh, di ba? Yung sinasabi bakit naman yung dalawa? Narinig ko eh, kanina. Saan? Kanina, nag-uusap tayo. Off-cam. Diba? Narinig niya yung isa. Narinig ko. Namanggit na. Narinig ko. Yung pinakasikat, hindi pa niya narinig. Pinakasikat sino? Di ba tatlo sila? Nakalimutan ko yung isa. Di ba? Sino yun? Yun naman, mga unawaan mo na naging ganun siya kasi ang yaman eh. Ang yaman? Ang yaman. Basta ang yaman siya. Bulong niyo sa akin. Ha? Bulong niyo sa akin.
Yaman. Diba? Pero hindi na ako nagugulat dun. Ha? Hindi na ako nagugulat. Okay. Marami ko na nababasa eh. Na ganun eh. Tsaka ano eh. Eh so bakit? Dahil sa yaman eh. Oo. Sobrang yaman. Sabi siya, talo talaga ng... Talagang ano eh. Yaman ng ano eh. Hindi pero... Grabe itong ano ah, itong bulungan natin medyo ano ah, mabigat. Talagang sunod-sunod the blind item to. Oh, sunod-sunod to. Grabe. Alam mo malamang pag-usapan tayo. Malamang mabuwasan mga kaibigan natin. Sabi, huwag mong kakausapin. Basagi ka. Dal-dal. Wala naman tayong binabanggit. Wala. Bulong-bulong lang. Hindi ba ka narinig sa... Wala. Pinapatay talaga nila. Alam nila, no? Pag di nila pinatay. Ay, hindi. Papatay. Talagang ano... Hanapin ko bahay niya. Meron ka bang nakalandian na sexista? Sexista. Yung totoo lang, ha? Kasi... Kung talagang matinig ka sa chicks, meron Suma, ba talaga? Suma, ako nalang magkwento. Sige. Sexy star ba to? Sexy star, pare. Itong sexy star na to, unang na-link to kay Janno Gibbs. Uy, ba? Ano to? Sino to? Ha? Sino to? Hindi, <Ha? laughs> <Charlie, actually. laughs> hindi, tsaka binata ka pa noon. Parang ano ah. Hindi, pero tagal mo na may asawa. meron ba naging jowa na sexy star talaga? Ah, wala. Wala. Pero nakakalandian, yung one night stand, mga ganun. Wala. Wala talaga. Hindi, may kukwento na lang ako. Oh, okay lang. Wala namang ano eh. Wala namang specifics eh. Mga nakaraang... not long ago. Okay. Hindi. Ano to? Na-fake news. Si Dennis. Ano yan? Sinumbong ka nung isang ano? Nung isang medyo sexy star sa Viva. Oo nga. Sinumbong siya. Oo. Ang sumbong, exaggerated. Ano sinabi? And nandun ako sa kwarto. Oo. Alam, marami kami dun sa kwarto. Oo. Alam naming hindi ginawa totoo. Ni Dennis. Mm-hmm. Hindi totoo. Kwentuhan lang. Exaggerate yung kwento. Mm. Yung kwento daw, ang kwento niya eh, sinumbong eh, parang nilalandi ko siya. Oo. Hindi ko naman nilalandi eh. Ang patawa ko general eh, for everybody's conception. Tsaka may hindi, may parang may... Oo, parang may physical o may chancing. Wala. Mm. Hinawakan. And dami naming ano, dami naming saksi. Ang dami. So, yun lang. Yun lang. Hindi, pero kagandahan naman nun, nag-apologize. I'm sorry, hindi naman po totoo itong nakarating sa kanila. Yung aking pong kwento, eh, dinagdagan nila. So, nag-apologize naman. Sexy star ito. Sexy star. Na... Pero hindi sikat eh. Parang hindi, anim hindi. Lang ang fans nun eh. Anim, tapos yung anim ang fans. Oo. Yung isa tsahin pa, tsaka nanay. Di, ang actual na fans, apat hindi to sumikat. Sikat na. Sikat na. Ah, talaga ba? Sikat na. May pangalan na ba? Ah, okay. Sikat na ano, nasa streaming app ba siya, mga ganun? Ano, sikat siya sa mga Instagram, ganun? Talagang ano ah, sumikat na. Eh, di ko alam eh, hindi na ako... Hindi, sabihin na natin, kilala na. Kilala na. Hindi pa naman sikat to. Malamang kilala ni ano to, nila Moe, tsaka nila Eric to. Bakit? Ano mahilig manood ng mga streaming app yan eh. Mga bold, sexy. Tanong na kita, bago tayo magpaalam. Ano mga, ang dami mo natutunan kay Dennis? Ano yung mga ibabaon mo na natutunan mo kay Dennis? Kailangan magpayaman ako. Number one. Number two, kailangan creative ka. Correct. Creative, kasi kung mayaman siya, idadaan mo sa creativity at sa pagiging romantiko. Correct. Pagka mahirap siya, daanin mo sa pera at ligawan mo muna yung mga magulang. Pay maya. Oo. Tapos meron pa yung ano, pagka yung hindi siya mahilig, kailangan mahilig kumain eh. Correct. Pag hindi mo alam kung ano yung gusto niyang kainin, orderin mo lahat ng nasa menu. Yes. Di ba? Maghanap ka ng patay gutom na ano. Oh, mahirap na eh. Kasi pag sumobra naman yung order mo, pwede niyang bigay sa kapatid niya. Diba? Yung iba bigay sa nanay niya, sa tatay niya. Tapos, sa bandang huli, sila pa magpupush sa anak. Anak. Ikaw na ang ano? Sagutin mo na si Stanley. Kung pwede lang bukas din ang gabi, magpagalaw ka na. Tsaka yung ano, pagkuha ng number. Pagkuha ng number, pwedeng wag direct. Oo, kailangan utusan mo yung mag-utos ka. O kaya, kunyari, kung may pinsan, oh, may kapatid, doon mo kunin yung number. Tapos huwag ka rin. Pwedeng alalay mo o kaibigan mo. Pare, pakikuha mo nga doon sa kapatid yung number. Oh, pwede rin yung ano eh, yung huwag mong
sabi mo sa nagtagabigay ng pagkain, huwag mong bigyan ng pagkain yan. Kasi ikaw pala magdadala. Oo nga. Pwede ko bang sabihin dun sa ano, dun sa... Ang dadali nito, Poland Hopia, Umani. Oo. Diba? Pwede bang ano, sabihin ko dun sa caterer, huwag mong bigyan ng pagkain yung babaeng yan. Kasi ang magdadala ng pagkain niya, si Dennis Padilla. Yo. Pwede mo yun? Pwede yun, pwede yun. I-contactin mo lang ako 2 days before, tapos bigyan mo lang ako ng 1.5. Tumat. Eh, siyempre, magpapagas ako. Kumbaga, dodoblihin mo yung gastos niya. Correct. Ibabalik mo. Hingin mo yung Paymaya account. Hindi, meron pa nga palang technique sa pagkuha ng ano, ng number. Dahil nahiya ka, ang tanong ko, ano number niya. Ang una mong sasabihin sa kanya, excuse me, anong gamit mo? Globe or Smart? Ganon. Tapos sabi niya, Smart. So, ang start ng number mo is 09. Ganon. Diba? Diba? Galing, galing ha. Diba? Eh ngayon, sa panahon ng ano Instagram, may mga DM-DM, may mga Messenger, Viber, diba? Paano na yung style na ganon? Ano, gagayain ko ba si Janno na good morning isang linggo, ganon? Hindi, kailangan mo rin tiyagain eh. Kasi baka mamaya ang dami nang nag-good morning doon. Yung iba bumigay na after the second day. Ikaw, 1 week na nag-good morning ka pa. Tsaka, kumain ka na ba? Ganun. Sabi, oo, kumain na. Okay lang ba? Padalang kita ng dessert? Pag kumain na. Hindi, nakapag-dessert. Hindi, nakapag-dessert na ako. Poland? Poland Hopia? Gusto mo ba ng Poland Hopia? Anong flavor ang gusto mo? Chocolate flavor? Munggo? Ube. Ube. Eto na lang. Kung hindi niya masabi sa'yo kung anong flavor ang gusto niya ng Hopia, lahat padala mo. Isang box. Ganda. Okay yan, okay yan. Oo. O, sige. Alam mo, marami pa sana gusto itanong sa'yo tulad ng cancel culture pag nagpapatawa. Kailangan ng part 2 ni Dennis Padilla. Kailangan ng part 2 ni Dennis Padilla. Anong cancel culture? Ano? Yung mga pag nagjo-joke ka, di ba? Meron kang sensitive sa ibang ano. Okay. Yeah. Eh kami hindi. Very, parang jo-joke kami ni Janno, very, ano, very... maingat naman kami. Wala kaming offensive. Kung meron mang offensive dun sa sasabihin namin, ang unang tatamaan nung kani. Kumbaga, lalayitin nyo muna yung sarili nyo, bagay. Self-deprecating. Yes. Okay, okay. Yan maraming salamat, pare. Thank you for visiting. Bisita ka ulit dito sa amin, dito sa men's room. Yeah. Yes, at bagay na bagay ito sa atin dahil men's room. Alam na. Ito lang yung men's room na may sofa. Correct. No, di ba? Oo nga. Sa susunod pa ng guest ko, pwede bang lagyan natin yung men's room ng bed? Pwede, pwede. Men's bedroom. Catch us again next Friday, 9:30 p.m. here on One News. You can also check out The Long Conversation on Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Google Podcast. I am Janno Gibbs. And I'm Stanley Chi, and this is The Men's Room.